Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Si Perds pong muli ito ng Hito Kaalaman. At ngayong araw ay gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo na si BPAR po o Bureau of Fishery ay meron pong pre-seminar about sa Hito Farming. Opo, si BPAR Bolinao Dagupan, Pangasinan. Okay, meron po silang pre-seminar about sa Hito Farming. So dito po ay tuturuan kayo kung paano mag-alaga, magpaanak, maggamot ng mga sakit, ng mga isda. So lahat-lahat po about sa Hito Farming ay tuturuan po kayo. So ito po ay matatagpuan sa, yun nga po sabi ko kanina, sa Bolinao, Dagupan, Pangasinan, or kung may mga BPAR po na malapit dyan sa lugar po ninyo, ay tanungin nyo rin po kung nagse-seminar po sila. Pero ito po, itong sinasabi ko sa inyo na lugar ay meron pong pre-seminar, okay? About sa Hito Farming. So, kung nalalayuan po kayo sa Pangasinan, pwede po kayong mag-request sa kanila, mag-email po kayo sa kanila, at ito po yung email address po nila, ibibigay ko po sa inyo. Ito po siya, nasa screen. Yan, pwede po kayong mag-request ng online tutorial about sa Hito Farming. Okay? So, nakaka-request naman po. At yan po, kung gusto nyo po na mag-join po, dyan po dyan sa BPAR, sa libreng seminar po nila, mag-message lang po kayo sa kanila at mag-request lang po kayo. Yan. Yan po yung kanilang address. Okay? So, ito pong video na ito ay, itong next na video po natin ay papakita ko sa inyo ay ito po yung actual na training ko po sa BPAR 9 years ago. Yes po, 9 years ago po. So, dito po ay tinuruan kami ilang araw at dyan na rin po ako nag-stay. At ito po yung video. At sana po ay may matutunan kayo dito sa aking video na ipapakita. Okay? Pinatanggalan pa namin yung kwan para magkwan. Sobrang dalawang linggo na to. Tapos, ito naman yung nilalagay namin. Water cooling kitchen pa rin. Ayan. Tapos dinudurog na lang para lalabas siya rin sa kwan. Ah, dyan yan po durugin? Dinudurog na lang namin dito. Mas kawawa yung kwan, yung iniindikan ng PJ kasi mas malaki yung karayom. Tapos pinalagdagan niya lang ng water protection para kwan. Kasi pag yung maliit lang nasa airings, pwede kasi? Hindi nasa airings. Halos hindi lalabas yung mga airings. Konting tubig lang sa airings. Patigas sa part of sonage. Kaya lang ito yung mas kwan, mas bibiglain yung pag-kwan. Hindi yung dahan-dahan. Para lalabas agad yung labas agad yun. So, Balat. Mm-hmm. Kasi mag-aaway-aaway sila pag ganito. Kaya dapat yung mas masikip para hindi sila
masyadong makagalaw. Patakpan na lang ng konti. Parang hindi magtalo na. Oo. Masa kasi yung last. Nilagay namin dito kasi mas maluwang, mas maganda, mas maganda para maluwang sana. Maluwang sana. Tapos kinabukasan, yung mga iba, nabalatan na. Nabalatan na yung nag-aaway-aaway sila. Nagkagatan, no? Nagkakagatan na. May mga, may patay na ganun. Pero pag ganito, sikip. Masikip. Hindi sila masyadong mahanap. Magalaw. Magalaw. Ulan-ulan, tapos kumikidlat, lumalabas yung kidlat, tatakot sila, lumulundag sila. Yun din yung isang kwan na, halimbawa, pag nataon na yung kulog o kidlat, sa madaling araw, napapabilis yung pag-release nila. Kasi pag kumikidlat, natatakot sila, lumulundag sila, napipirsang lumalabas yung itlog nila. Saka hindi rin pwede na kuhan, halimbawa pag ganito, nandito siya, tapos madaling araw, yung mga guard, di ba, minsan umiikot sila, nag-iilaw. Pag nailawan sila, tatakot, magulundag. Minsan nga, halimbawa ito, tamataas na to, dito namin nilalagay dati. Minsan pag pagdating namin ng umaga, pag mag-i-strip na yung mga itlog nila, dyan sa gilid-gilid ng kuhan, makalat, no? Makalat na. Sigurado yun na nagtatalong naman yung breeders. Patakpan natin to. Okay, patakpan natin. Yung kun na lang doon, yung plywood doon. Sige po. May inang libo kaya yan, sir. Ano ito, kasi sobrang isang kilo ito. 50,000 yan. 50,000 kapag mga sobrang isang kilo. Dugo na. Kaya lang, kwan, madami nang lumabas na itlog niya. Ang estimate pala ng isang kilo, nasa 50,000 yan. Ilan mapipisahan po? Depende din sa kwan. Sa klase ng breeder, saka sa panahon. Pag kwan, pag ulan ganun, mataas mga 90% ganun. Pag may naman yung klase ng breeders, talagang meron na meron. Paano malalaman kapag maganda ang breeders? Sa depende sa pang kondisyon, kung maganda yung pinapakain, halimbawa yung mga trust piece ganun. Yan maganda yun. Trust piece o yung mga laman loob ng isda din, laman loob ng manok ganun. Yung rejik-rejik na mga laman loob yun ang maganda na pagkain. Pag sa feeds lang, hindi masyadong ito. Hindi masyadong maganda yung breeder. Hindi depende din sa kwa. Sa kadalasan kasi yung pinapakain na floating, yun yung karamihan na pinapakain. Pero yung iba naman, halimbawa yung nandiyan, yung para sa balami, makas din yung kwan nun. Pero kapag sa mga feeds ng tilapia? Parang ordinaryong panahon mga yun.
Okay, so ito po yung actual video ko ng aking training sa BPAR, Bureau of Fishery and Aquatic Resources. Tama ba yung aking pagkakasabi? So BPAR po, yan, ito po yung actual na video ko po. Nag-i-start pa lang po ako niyan, nag-umpisa pa lang po ako niyan, at nangangalap pa lang po ako ng mga kaalaman niyan. Yan. So kung gusto niyo po mag-training, kontakin niyo po sila diyan sa email na ibinigay ko, email address po nila. Pwede po kayong mag-message diyan. Ang i-message niyo po ay nagre-request po kayo na kayo po ay magte-training. Yan. Free po 'yan, free. Free, libre po 'yan. Okay. So wala po kayong babayaran. Siguro ang babayaran nyo lang yung tutulugan nyo, at dyan na rin po kayo matutulog. Meron po dyang mga kwarto. Yan, naka-aircon pa po. At yung binayaran ko po noon ay 50 pesos lang po sa isang araw. Oh, 50 pesos lang po, naka-aircon pa po. Yan, yun yung panahon po na yun. 9 years ago o 10 years ago na po ang nakakalipas. Okay? So, yun po. At maraming salamat po sa patuloy na panunood. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Yan, meron po akong contact number dyan. Kung may emergency po sa inyong palaisdaan, pwede nyo po akong tawagan agad ng mabilisan. At yun po, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood. At join po kayo sa Hito Kaalaman Facebook group po natin para sa mga katanungan nyo po na gusto nyo pong masagot. Okay, meron din po tayong Hito Kaalaman Facebook page. Paki-like naman po. At kung bago ka po dito sa ating channel po na ito, at sigurado ko na may natutunan ka, pa-subscribe naman po. Pa-subscribe. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos. Maraming salamat po. Si Hito Kaalaman pong muli ito. Kaalaman ako sa... Ito ba rin ba sa isang gumawa